malaki raw ang posibilidad na ideklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ng Korte Suprema ang EDCA o ang Enhanced Defense Cooperation Agreement ayon kay Senadora Miriam Defensor Santiago. Giit niya, isang treaty ang EDCA kaya kailangan ito ng basbas ng hindi bababa sa 2/3 na mga miyembro ng Senado. Pero sabi ng Philippine Negotiating Panel, hindi kailangang may basbas ng Senado ang EDCA. My report, si Lala Roque. Animo'y nakikipagbakbakan sa totoong gera ang mga sundalong Pinoy at Amerikanong ito sa live fire exercises at mortar training ng Balikatan Exercises sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Mahigit 200 sundalong kano, iba sa kanila ay Filipino-American at 500 sundalong Pilipino ang lumahok. Sa Cebu Rescue Operation naman ang sinanay sa Balikatan. Ang senaryo, isang 8.9 magnitude na lindol ang tumama sa Cebu at may naipit na mga sugatan sa gumuhong gusali. Gamit ang ilang high-tech na mga kagamitan, ginalugad ang mga kunwari guho upang mailigtas ang mga biktima. Di tulad naman nakaraang Balikatan, sinama ang mga civilian rescue group sa training. Isang linggo lang matapos mapirmahan ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Sa ilalim ng EDCA, dadami ang ganitong mga military exercises at dadami ang mga Amerikanong sundalong bibisita sa bansa. Maaari na rin silang magtayo ng mga pasilidad sa loob ng base militar ng Pilipinas. Tutol si Senador Miriam Defensor Santiago sa EDCA bilang pinuno ng Senate Foreign Relations Committee, nais daw niyang busisiin ang nakapaloob sa EDCA. Bakit dalawang menor lang na opisyales ang nagpirma nito? Aba, importante yata ito. If the Supreme Court declares it unconstitutional, di malaking kahiyan ito. Yan ang napala ng mga nagmamadali. The Constitution says no treaty or international agreement shall be valid unless concurred in by at least 2/3 of the members of the Senate. Tingin niya malamang daw na ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang EDCA. Sa tingin ko lang, bilang isang estudyante ng constitutional law, pag dinulog ito sa Korte Suprema, mahirapan ng gobyerno to convince the Supreme Court justices that this is constitutional. Nanindigan ng Philippine Negotiating Panel. Hindi nila ipapasa sa Kongreso ang EDCA para ratipikahan. Handa raw silang humarap sa panggigisa ng Senado at maging ng Korte Suprema. Hindi ho minadali ho ito. In fact, naumpisang hong pag-usapan ang possibility of having an agreement like this 2 years ago. Informal talks were already being done through the DND and the Defense Department of the U.S. Lala Roque, GMA News.